Good day, everyone. Our subject for today is HRM 178 or Banquet and Catering Management. So what is the lesson title for today's video discussion? So our lesson title is the food and beverage tools and equipment. But I'm going to show you all the tools and equipment in our laboratory time, okay? So what is the lesson objective? So number one, at the end of this module, the student should be able to enumerate the tools and equipment necessary for food and beverage service. And number two, the student should be able to identify the storage and proper cleaning methods for these tools and equipment. So let's start. So remember, the service is the knowledge base, and it's important that you know fully well the tools and equipment services. So dapat bilang isang empleyado or even bilang student pa lang, dapat ma-masters na natin ano ba yung mga tools and equipment. Saan ba siya ginagamit? Paano ba siya nililinis? Paano ba ang proper storage? So lahat ng mga yan ay dapat nalalaman natin, no? Okay. At a catered event, the food is assembled and brought to the guest or served buffet style, requiring special service where wait staff will usually serve with basic ware, including large round or oval trays and platters, bread trays or baskets, mga silverwares, silver water pitchers, iced tea carafes, coffee pots, creamers, and sugar, and so on and so forth. So, ano nga ba yung mga service wares na tinatawag natin? So, meron tayo dito yung coffee pot. So, by the word itself, coffee pot, syempre ginagamit natin siya lagayan ng coffee. Then, ginagamit natin siya pang serve ng coffee. Then, by the word itself naman, teapot. So, syempre ginagamit natin siya in serving our different kinds of tea. So, nandito naman, makikita naman ninyo yung picture. So, si coffee pot, mas mataas siya compare kay teapot. Okay, the next. Water pitcher or yung pitchel in Tagalog na tinatawag natin, we use this one as container for other water or other beverage drinks. Then, next one, madalas stainless naman talaga yung ginagamit kapag sa mga catering services. So, hindi tayo gumagamit ng mga pitchel na pangkaraniwan ng pitchel na kagaya sa bahay na plastic. So, madalas stainless talaga. Then, next one is yung ice bucket with tong. So, si ice bucket, palagi talaga yung may kasamang tong. Kasi hindi natin pwedeng kamayin yung mga ice na nandun sa ice bucket. So, ito yung itsura ng ice bucket. So, pwedeng magbago yung itsura, depende sa brand, and then depende sa style. Then, next one is wine bucket. So, wine bucket, we use this wine bucket pampalamig or pampachill ng ating wine or champagne during service. So, ito yung wine bucket, lalagyan niya ng yellow dun sa loob. Then, tsaka ilalagay dyan yung wine, kagaya na nasa picture, para at least machichill yung wine o kaya naman yung champagne. Depende kung ano yung gusto ng guest. Then, next one is salt and pepper shaker. Very simple, hindi na ganun kailangan i-discuss pa. So, ayan, salt and pepper shaker. Siyempre, dito yung nilalagay natin is yung ground pepper, hindi yung buong pepper, no? Then, next one is the sugar container, lagayan ng sugar. Then, toothpick holder, lagayan ng toothpick yung pang ano sa ngipin. Then, pepper mill. Or, dito nilalagay naman natin dito is yung mga buo-buong pepper. Para pagkainikot to, mag-grind siya, no? Madudurog. Kasi minsan may mga ibang customers na gusto nila yung buo yung pepper. Tapos, sa actual nila nag-grind. Then, next one is plate cover. We use this one to cover the plate before serving. So, we use the plate covers para syempre hindi madumihan, hindi maalikabukan, hindi malangawan yung mga food. So, ginagamit natin yan pantakip doon sa plate kapag may mga food na nakalagay. Okay, the next one is yung silver platters. Meron tayong service tray used for Russian service. So, yung mga silver platters, ginagamit natin to madalas kapag sa Russian service. Kasi, di ba, we have different kinds of service. We have American service, Russian service, French service. So, this one is madalas ginagamit natin siya sa Russian service. Mga silver na platters. Then, next one is yung oval tray. No? Malaki tong oval tray. Maraming nahihirapan na gamitin yung oval tray kasi nga malaki, mabigat. So, sana yan lang talaga. Don't worry, during our laboratory, I'm going to show you what is the real
itsura nung oval tray para at least matry nyo rin kung paano siya gamitin. So, oval tray, we use this one for serving food and pwede rin naman ding pang clearing ng mga plates and other items. So, next one is round bar. So, sa round bar, ginagamit natin siya. Ito, rubberized siya para at least yung mga wine glass, water goblet, or kung ano mang klase ng glass, hindi siya dudulas doon sa tray. Kaya, rubberized yung tray. So, yan. Round rubberized surface tray used for serving beverages. Take note, ha? Si oval tray, malaki siya. Ginagamit natin siya for cleaning or for serving ng mga food sa mga guests. Then, yung round bar tray, mas maliit lang siya na tray. As you can see sa picture, maliit lang siya, sakto lang halos dun sa kamay. Then, rubberize siya para hindi dudulas yung mga baso kasi ginagamit natin to for serving ng mga beverages. Then, next one is yung service tray, round and rectangular shape tray used for serving. Pero madalas, rectangular shape yung ginagamit natin na service tray pang serve ng mga food. Then, next one is the cake server. Ayan. So, a serving utensils for serving cake and lifting pies. So, ito yung ginagamit natin pag magsaserve tayo ng mga cakes para hindi siya masisira kasi yan, nakahugis parang cake siya. Then, sauce ladle for sauce, gravy, and dressing. So, pansandok to ng gravy o kaya naman ng mga dressings and sauces. Malalim siya para hindi matatapon yung gravy, sauces, or dressings na kung ano man yung gusto ninyong sandukin. Then, next one is food tong. Siyempre, hindi natin pwedeng kamain yung mga food. So, kailangan, we need to use tongs, no? Para hawakan natin yung mga pagkain pag isa-serve natin siya sa guest. Serving spoon and fork. So, this one is ginagamit din natin siya, halimbawa, pansandok ng mga kanin or pang-serve ng mga iba't ibang ulam. So, eto madalas pag ginagamit siya sa mga buffet, pang-scoop ng mga pagkain. Then, next one is creamer container. Siyempre, creamer ang nakalagay dito. Pwedeng dyan kumuha ng creamer kapag ka gustong mag-coffee ng mga guest. Then, next one is yung sauce gravy boat. So, dito nakalagay yung gravy. Use four sauces to accompany and three dishes, mayonnaise or gravy. So, depende no, kung ano yung nasa catering services ninyo. Soup tureen, serving container for soup or stew. So, eto, madalas, ginagamit siya. By the word, napakadaling tandaan, no? Kasi sa word pa lang niya, doon mo na makikita kung para saan yung purpose niya. So, soup tureen, so, syempre, ginagamit natin to serve soup. Kung makikita ninyo, malaki siya, then malalim. Kasi nga, soup yung isa-serve para hindi matatapon. Then, next one is table napkin rings. Syempre, ginagamit natin siya pang hold sa table napkin. Pero depende sa style ng napkin folding kasi pwede namang hindi natin yan yung mga napkin, ibang napkin folding style, pwede namang walang ano, walang ring. So, depende. Then, next one is menu stand. So, syempre, dito natin pwedeng ilagay yung menu. Iba't ibang klase yan. Depende sa kung anong style ang meron kayo. Then, table number stand is yun. Ginagamit natin siya pang hold ng table number. Ulit ah, menu stands is ginagamit natin siya pang place or pang clip ng menu. Then si table number, ginagamit natin siya para sa number ng inyong table. Para pa nag-serve si waiter, makikita niya agad kung anong table number kayo. Then napkin holder, dito natin nilalagay yung mga tissue para may proper siyang lagayan. Okay? So next, buffet equipment and accessories. So, the first one is, okay, so first one is the chafing dish. This is the container, hot dishes, and a buffet service. So, dito naman tayo naglalagay ng food kapag nakalatag na yung buffet natin. Tapos, sa ilalim nito, meron ditong maliit na pwedeng anuhan ng apoy para at least patuloy na mainit yung food. Then, soup kettle, this one is we use this for serving soup. Dito, nilalagay yung soup para mabilis siyang mainit at hindi madaling mawala yung init ng soup. Then, coffee percolator for preparing coffee in a large volume. So, dito, sa coffee percolator, nilalagay natin yung coffee dito kapag kailangan natin ng malaking or maraming coffee. So, dito natin siya nilalagay para isahang preparation na lang tapos hindi siya lalamig agad. Then, kung gusto nating initin, napakabilis lang initin, no? So, yan. Okay, next,
para kuha na ng kuha, hindi yung kada may order ng coffee, eh, magsiserve pa kayo pa isa-isa. So, mahirap yun. So, ganito yung ginagamit natin para pang maramihan na. The next one is food display stand. So, container for canapé. So, dito natin nilalagay kapag halimbawa may mga buffet or cocktail parties. So, dito natin pinapatong yung mga food display natin. Kagaya ng mga canapés, mga different kinds of cookies, chocolates. So, pwedeng dito ilagay. Kung may fruits kayo, pwede rin naman. The next one is yung platters. For serving cold items and platters. So, dito naman pwedeng ilagay yung mga cold cuts. Then, next one, syempre, hindi mo wala ang juice container. So, si juice container, by the word itself, juice. So, ginagamit natin siya sa paglagay ng juice para isang timplahan na lang rin. Okay? So, yan. Tapos, may gripo siya dito para pag may gustong umorder. Sa mga Vikings, meron mga ganito para kapag may gustong kumuha ng drinks, mabilis na lang. The next one is storage and cleaning. All serviceware must be clean before storing. Tama naman talaga. Bago natin itago yung mga gamit, kailangan hinugasan ng maayos or nilabhan ng maayos yung mga linen. At the same time, pinatuyo. Hindi pwedeng hinugasan nga, hindi naman tinuyo, in-storage agad. Aamagin. So, kailangan lilinisin ng maayos. Pupunasan ng maayos, you need to make sure na walang mga kanin na tira-tira dyan. At you need to make sure na tuyo lahat ng mga gamit bago ninyo ilagay sa storage. And you need to make sure din na yung storage area na paglalagyan ninyo ay malinis. Baka mamaya malinis nga yung tools and equipment, then yung storage naman yung marami. Okay? In a large establishment, a storage area is assigned to keep all serviceware to avoid losses and breakages. So, para maiwasan nga natin yung pagkawala ng mga gamit, then yung pagkabasag, pagkasira, kasi napakamahal na mga yan, no? So, next. Okay, next one is yung linen. So, when we say linen, different kinds of tela na meron tayo sa buffet and catering services. So, the first one is the tablecloth. Ginagamit natin siya pang top sa mga table natin para naman magmukha siyang maganda, no? Depende sa size, depende sa color, kung ano yung gagamitin natin na table, kung ano yung motif ng event. So, doon tayo magbabase. Sabi nga, tablecloth varies in size depending on the size and shape of the table. Kasi depende kung round table ba yan. So, may round table cloth tayo. O baka naman pang rectangular yan. O baka naman pang square. So, depende sa klase, no? Kung ano yung kailangan natin. Then, yung kulay pwede rin magbago. Table used in banquet are usually round and rectangular. Okay, the next one is the slip cloth used to cover slightly soiled linen. So, ito ginagamit natin siya. Ito, may kulay na to sa ibabaw. So, slip cloth ang tawag dyan. So, usually ginagamit natin siya kapag medyo marumi na yung linen na nasa ilalim. So, tinatakip natin yan para at least hindi naman makita na sobrang dumi. Okay, the next one is napkin, also known as serviette or 20 by 20 ang kanyang size. So, ginagamit natin yan. Yan, sa mga pang-fold ng iba't ibang klaseng style ng napkin folding. So, syempre, ginagamit siya ng mga guests para pagkakain sila, may pamunas sila or else hindi matapunan ng kanilang mga damit. The next one is buffet cloth, used to cover buffet table. So, ayan, ito yung buffet cloth. Ginagamit natin yan pang cover ng buffet table. So, mahaba yung buffet table kasi nga doon natin nilalatag yung mga pagkain. Pwedeng tayo yung mag-skirting. Pwede naman yung iba. Meron ng design para hindi na mahihirapan. Ipapatong na lang. The next one is eto na yung sinasabi natin kanina. Table skirting cloth. Mga plain na tela lang yan. Tapos nilalagyan nila ng mga different kinds of design. Don't worry, mapag-aaralan natin yan sa laboratory. The next one is side towel or waiter cloth. Madalas 24 by 24 inches ang kanyang size. Cloth used for holding hot dishes and plates. So, ginagamit siya ng waiter pang hold ng mga plates para kapag mainit, no? Meron silang pang hawak. The next one is storage. Napkin must be stored properly. Always make sure that they are clean and dry. O yun, kagaya nga nung sinabi natin kanina, kailangan we need to make sure na lahat ng item ay malinis at tuyo bago natin ilagay sa mga storage room or storage boxes.
Do not tie napkin in a bundles as this will stretch the cloth, causing it to lose shape. Table napkin shall not be used to clean glasses, glassware, or cutlery for sanitary reason, and doing so will cause faster wear and tear. So, dapat yung mga table napkin na yun, ito, balikan natin. Ayan yung mga table napkin natin eh. So, dapat yung mga yan, hindi natin sila ginagamit sa mga pang, sa mga glass natin, sa mga plates pamunas. Iba kasi yung ginagamit natin pamunas na mga glass and plates, no? May bawat item, may proper purpose talaga. Okay, let's proceed sa table and chairs. So, dito sa tables, meron tayong tinatawag na round table. May iba't ibang klase tayo ng round table. Pag 72 inches or 6 feet, ang kanyang diameter, sorry, then good for 12 person yon. Kapag ka 60 inches naman, 5 feet, good for 10 person. 54 inches, 4.5 feet, good for 8 person naman siya. So, paliit ng paliit yung sukat, pababa rin ng pababa yung person na kaya niyang i-cater. Then, 36 inches, cocktail table yung tawag dito. So, yung medyo mataas siya. Wala. Minsan, may upuan. Minsan, madalas naman, wala na. Then, next one is rectangular and square table. So, meron tayong 36 by 72 inches, 18 by 72, 36 by 36, or yung square table na tinatawag natin. Meron din naman 18 inches by 18 inches, or yung cocktail table na tinatawag natin. As you can see, si cocktail table, may square, meron ding round. So, depende. Then, may crescent table tayo, kaya siya tinawag na crescent kasi pa ganun siya. Yan. Then, half moon table kasi halos parang kalahati siya ng bilog ng moon. Then, next one is quarter table. Then, ito yung sample buffet table. So, mahaba siya. Pwedeng pinagdugtong na lang yan para makakreate ng isang mahabang ganyan. Banquet chair, Tiffany chair, ayan, ganyan yung itsura, madalas ang Tiffany chair. Ginagamit ito mostly sa mga weddings or different kinds of party. Depende sa klase ng party, depende sa klase ng event, then depende sa request ni guest. Then, table trolley, tapos chair trolley. Ayan, table trolley, pwedeng dito natin ilagay yung table para pagka lilipat natin sa ibang area, mabilis na lang, tapos pwede rin tayo maglagay ng mga plates para mas mabilis. Hindi na yung pabalik-balik pa kayo kasi dapat sa event, mabilis kumilos. So, chair trolley, ayan, lagay ng mga chair para isang buhatan na. Then, okay, so madalas, ang storage natin sa mga chairs and tables, usually, inaano talaga natin yan, tinatago natin sa maayos na area para makatipid tayo sa space. Pero always remember, kapag sobrang taas ng pag-storage ninyo ng upuan, di ba yung iba ginagawa, pinagpapatong-patong ng husto? So always remember, kapag pinagpatong-patong yan ng husto, mas delikado siya. Kaya kailangan ko ano lang yung kayang pagkapatong, ganun lang. For safety purposes. Okay? So yun, that's all lang muna for today. Thank you so much and I hope you've learned a lot. If you have any question, discuss natin sa ating face-to-face class. Thank you. Bye.